maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw ito bago tayo matapos. Eh, syempre, mag-share lang tayo ng kapiraso. Alam nyo, marami tayo naririnig, di ba, sa nangyayari sa mundo na ito, sa social media, ang dami mga bad news, nakikita naman siguro natin, kaliwat kanan ng bad news, hindi lang sa bansa natin, maging sa ibang bansa. Sabi nga nung isa kong kakilala, Sir, magugunaw na ba mundo? Darating na ba ang sikon coming? Kinatanong ako. Sabi ko, hindi ko alam. Totoo naman, hindi ko naman talaga alam eh. Alam mo, maaring we see the signs, di ba? We see the signs, blah, blah, blah. We can see that. Okay? But again, ano ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia? These are just the beginning of birth pains. Simula lang. In other words, we really do not know. No one can say kung kailan, or no one can say na, oh, malapit na, o oh, bukas na, oh, walang ganyan, di ba? Walang makakapagsabi. Yes, we see the signs. But more than that, okay, dapat ba nating isipin ito? Dapat po ba nating pagkukulan ng pansin ito? Ay, naku, lumilindol na, bumabagyo na, yung ano, ganito na. Diyan ba dapat ang utak natin? No. Sa katunayan, sabi ng maganda ang sinabi ho ng Biblia, instead of focusing on those things, instead of focusing ganyan, tayong mga naniniwala sa Panginoon, no, tayong mga mananampalataya o yung naniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, instead of focusing on that, ay naku, ito na, malapit na, eh, meron nung sinadjes o sinabi ho ang Panginoon, ang Biblia ho, sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Alam niyo yung salitang positive thinking? Nauna ang Biblia dyan. Ito ho yun. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, kung ano yung mga tama, whatever is pure, kung ano yung lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Instead of thinking about the disaster that is happening in our country and in other countries, why not think of the good things that the Lord has done? The beautiful things that the Lord has done. Pati ho yung mga imulay-mulay mo, yung mga kabutihan ginawa niya sa'yo nung mga nakaraan, kung paano kanya ibinangon. Think, sabi nga eh, kung ano yung true, lovely, admirable, yan ang isipin mo. Diba? Hindi nga stay positive eh. Stay righteous. Ibig sabihin kung ano yung mga righteous things, yan ang isipin natin. Huwag na una tayong isipin kasi sa kaiisip natin, for sure, marami ho sa atin, sa mga kababayan natin, ang dami na kung ano-ano napapaginipan. Bakit? Hindi nyo napapansin kung ano-ano napapaginipan nyo ngayon. Kahit to ako. Minsan nakakadanas din ako ng ganyan. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, subconsciously, iniisip natin yung mga yan eh. Naku, paano na pag lumindol? Naku, paano na pag bumagyo? Paano na kung bumaha? Diba? It's okay to be ready. Okay? Hindi ko sinasabing not to be ready. But what I'm saying is simply lang, wala ka magagawa sa bagyo. Wala ka magagawa sa earthquake. Pag sa tingin mo, nag-isip at naging worry ka sa mga sakit, eh, matutulungan ka? Hindi. Ang importanteng gawin mo, be prepared, be knowledgeable about these things, especially yung mga sakit. But after that, diba na isipin mo? Think about good things. Think about how God can help you. Kasi pag nag-worry ka lang na mag-worry, isipin mo stress. Baka bago pa lumindol, namatay ka na sa stress. Bago pa namatay ikaw sa disaster o sa bagyo, namatay ka na sa stress, kakaisip. Diba? Kaya nga ho sinabi ho ng Biblia ito. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Isipin natin yung mga lovely, admirable, pure, right, noble, and true. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless you and see you again tomorrow, 12:30. Hindi po ako malate bukas, ha? Salamat po.
performance will start momentarily.